basbasan natin, Teklong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Takil pa pagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, malapanginoon Jesus, unang dalangin ng aming minamahal pastor, malapanginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa mga banal sa magandang panahon. Pinagkalog mo sa amin sa araw nito. Nandito kami, O Diyos, sa mga banal upang aming pag-aralan ang iyong banal salita sa araw nito. Dalangin namin, O Diyos, basbasan mo ito, malapanginoon. Buksan po lahat ang pakinig at pangunawa ng mga kapatid namin para sa iyong banal salita sa araw nito. Hallelujah. At ganoon din, O Diyos, yung paglingkod sinang akin, wala akong magagawa sa iyo, lamang akong maasa, malapanginoon, na magkaroon sapat na karunungan talento, malapanginoon, upang maipangaral ang iyong mga banal salita, malapanginoon, sa mga kapatid ko sa araw nito. Hallelujah. Malapanginoon, lagipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal salita sa araw nito. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa kapangyarihan. Pangalan ng Jesus, hallelujah, kasawad. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo po ay panandalian na mag-aral para sa salita ng Diyos. At atin pong unawaing mainam, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos at mga pag-aralan sa araw nito. Amen. At hindi po maging hadlang, mga kapatid, ang ating bilang para hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat hindi nakukuha sa karamihan o paramihan ang kaligtasan, kundi alinsunod sa ating pagsisikap na gawin po natin ang nararapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Daklang Diyos. Kaya isang katanungan sa Biblia na ano po ba ang tunay na gawain ng Diyos? Ano po ba ang tunay na reliyon ng ating pinakamamahal na Panginoon? Gayong napakaraming mga sikta, napakaraming mga reliyon ang nagsasabi, sila raw ang totoo, sila raw ang tama. Amen. Pero sa Biblia, meron isang tunay na iglesia ng Diyos na kinasiyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya lamang ang papasok doon sa kanyang langit. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi marami nagsasabi, kami ang tama, kami ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, hindi natin makikita sa kanilang mga ginagawa ang tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Purihin ang ating Daklang Diyos. Buksan po natin ang unang talata. Dito sa aklat ng mga taga-Epeso, kabanata 5, ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo'y nararapat maging banal at walang kapintasan sa paningin ng mga tao. Gid sa lahat sa paningin ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo na mga Kristiyano, mga kapatid, tayo pong huwaran, tayo pong sumasalamin sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung tayo po ay tunay, na sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, maipakita po natin na tayo po ay tunay na malinis at banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang, sabi ito, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na malulhati, na walang dungis o kulubot o anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Yan ang tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga kapatid, bilang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, maipakita po natin na tayo po ay isang magandang huwaran. Magandang halimbawa para mapatunayan po natin na iglesia na ito, mga kapatid ko, ay karap dapat iharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagkat napakaraming mga sikta, maraming nagsasabi na sila raw nasa katotohanan. Sila raw ang tama. Sila raw ang totoo.
na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, kinakailangan mayroon pong proibang ipakita po tayo. Kaya sa ating mga kapatid, turo po rito, iyong 100% paglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay, kabanalan, pagtatapat, lahat ng yan ay tinuturo sa atin upang maiharap natin ang ating mga sarili na walang dungis, walang kulubot at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Amen! Amen! Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito mga kapatid ko, binabago ang tao. Kahit ano pang ugali ng tao, pag tayo po'y pumapailalim o sumusunod po tayo sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maaari po nating ipakita na tayo ay tunay na mga tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid sapagkat nasumpuan po natin ang tunay at totoo at dalisay na reliyon. Dahil kung wala ang pagpagbanal, hindi po natin makakamtan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Eh ano po ba ang dalisay na reliyon na tinutukoy ng Biblia? Mapatunayan po yan ng Biblia. O sa ating mga gawa, kung anong ating mga ginagawa sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ito pa, tayo po ba ay gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil maraming mga tao nagsasabi, kami ang tama, kami ang totoo. Pero, hindi natin nakikita sa gawa. Amen? Kaya mapatunayan yan sa ating ginagawa kung ano po ang tunay na iglesia o reliyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng Santiago, Santiago 1:27. Ito sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talatay 27. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Amen. Ang sabi, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Kaya nga tayo mga kapatid ko, wala tayong tigil, walang humpay, yung mga may sakit, number one, mga may karamdaman, yan po ay atin pong pinupuntahan. Atin pong tinatawag mga kapatid ko para ipakita po natin yung ating kahabagan sa ating kapwa-tao, sa ating mga kapatid. Amen? Amen? Para malaman po na tayo po, mga kapatid, tunay na lingkod ng Diyos na roon sa atin yung tinatawag na pagmamalasakit sa ating kapwa. Pagmamalasakit sa ating mga kapatid. Yung mga napipighati, yung mga nahihirapan sa mga karamdaman. Ano mang oras pag tinawagan po tayo, automatic nandun kagad, tayo po ay pumupunta, hindi na tayo gumagawa ng dahilan sapagkat yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakarami sa ating mga kapatid na mayroon pong mga sakit, may mga karamdaman, kuminsan hating gabi, madaling araw, tatawagan ka, pupuntahan mo yan para ipanalangin sila. Yung mga napipighati, yung mga nahihirapan, kinakailan matulungan po natin yan bilang pagtupad at pagsunod po natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon para maipakita po natin na tayo ay totoo, tunay, sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kayong paraan, maipakita po natin sa mga tao na ang tunay at dalisay na reliyon ay ito na tayo po ay mapagmamalasakit sa ating kapwa-tao. Amen.
Dahil ang hindi tunay na reliyon, walang pagmamalasakit sa mga tao, walang pagmamalasakit sa mga kapatid, yan po ay kanya-kanya. Pero sa ating mahal na Panginoon, tayo po kinakailangan mayroon pong unity. May pagkakaisa, mga kapatid, sapagkat walang bagay na mahirap sa bansa sa ating kung tayo po ay mayroon pong tinatawag na unity o pagkakaisa. Sa gayong paraan, may ipakita po natin na tayo po ay nasa tunay at totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat, pansinin po natin mga kapatid, sa bawat lingkod ng ating mahal na Panginoon, lahat po tayo mga kapatid ay mahina. Amen? Wala po tayong sapat na kalakasan sa isa-isa para tayo po ay sabihin po natin, oh, malakas na ako. Hindi ako manghihina. Hindi ako matitisod. Kahit ano pang mangyari. Mga kapatid, walang malakas at walang mahina sa paglilingkod sa Diyos. Bilang tao, dumarating kuminsan yung kahinaan. At hindi po natin maiwasan yan sapagkat tayo po ay nasalaman pa. Amen. Ang tunay na malakas, mga kapatid, yung tapos na sa pakipagbaka. Tapos na ang tagumpay. Yun po ang tunay na malakas. Pero sa atin, habang tayo po narito, maranasan po natin, mga kapatid, yung tinatawag ng pag-uusig. Number one, sa mahal natin sa buhay, sa ating mga pamilya. Amen. Kuminsan nagdaramdam po tayo. Kuminsan tayo po ay nasasaktan. Bakit? Dahil sa mga salitang ginagamit sa atin dahil hindi tayo mauunawaan. Amen. Ngunit sa halip na tayo po ay magalit, sa halip na tayo maghinanakit, mas maawa pa tayo sa Kanya sapagkat hindi po nila nalalaman ang ating mga ginagawa. Pero tayo alam po natin na ang ating ginagawa nito ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Ikalawang Korinto 11:29, ang sabi rito, mga kapatid, Kalawang Korinto, Kabanata 11, ang talata ay 29. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Amen. Sabi rin, sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Eh, lahat po tayo nasasaktan, mga kapatid. Amen. Kung minsan, nandoon sa atin ang kahinaan. Pagamat sinasabi po natin, mga kapatid, tayo po ay nasa katotohanan. Tayo po ay nasa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung minsan, nariyan pa ang katitisuran. Nariyan pa ang mga pag-usig, nariyan pa yung mga salitang, masakit, pakinggan. Bilang tao, mga kapatid, hindi po natin maiwasan yan. So, balit, pinagsisikapan po natin na magawa po natin ang totoong kalooban ng Diyos. Amen. At kapag nagawa po natin ang tunay na kalooban ng Diyos, yung tinatawag na pagpakababa, mga kapatid ko, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ang tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil sa paglingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi po natin masasabi ngayon, malakas tayo. Amen. Bukas, hindi mo alam anong buhay mayroon ka. Baka maya, matisod ka, wala ka sa gawain. Ibig sabihin, hindi ka malakas, mahina ka pa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang malakas sa atin, mga kapatid ko. Isa lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos. Kaya, ano ang ating puhunan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen? Lahat ng parang ginagawa po natin para tayo matuto, lahat ng paraan, tinuturo po natin para ang bawat isa sa atin maging matatag at maging matibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maging matatag po tayo sa lahat ng pagsubok, sa mga pag-uusik na ating naranasan, sa kabighatian, sa kahirapan, sa buhay, kinakailang maging matatag po tayo. Kaya mga ngaral, nagsisikap din ang bawat isa sa atin maturuan upang malaman po nila na ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi lahat ay pagpapala. Amen. Hindi lahat naman ay pagsubok. Hindi lahat ay puro pag-uusig.
doon po natin malalaman at maipakita sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po talaga ay tunay na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi kung walang pagsubok, mga kabay ko, ang tao, hindi mo makita yung pagsisikap. Kung walang problema, hindi mo makikita ano sa'yo, nagsisikap, ipagtrabaho ang kaligtasan. Ngunit kung naroon ang problema, makikita mo naroon yung pagsisikap niya na makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga problema, mga pag-usig, mga pagsubok, ang lahat na yan ay pinahintulot ng ating mahal na Panginoon para tayo mga kapatid ko ay malaman kung talagang sa Diyos tayo. Dahil kung di tayo para sa Diyos, mga kapatid, kunting pagsubok, kunting pag-usig, kunting problema, manghina na tayo, manglupay-pay na tayo. Hanggang sinumating ang araw o panahon, hindi na tayo makikita sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon, may problema sa wala naroon yung kanyang katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ikalawang Timoteo 3:16-17. Ikalawang Timoteo Kabanata 3, ang talatay 16-17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ikalawang Timoteo 3:16-17. Yung sabi rito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Yan lahat ng bagay ginagawa po natin dito mga kapatid ko upang maturo ang mabuti ang ating mga kapatiran para sa mabuting gawain. Amen? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga bagay o sa gawang mabuti. Kaya dito mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magturo dito na maaring ikasisira ng ating mga kapatid. Kundi tayo nagtuturo po rito para sa katitibay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo mapatunayan po natin mga kapatid na tayo po ay nasa totoo at tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapahinaan dito. Kundi kinakailangan, palakasan po tayo. Amen. Yung mga mahina, palakasin po natin ang pananampalataya. Amen. Kaya lahat ng bagay, ginagawa po natin, ginagamit natin lahat ng paraan upang tayo po mga kapatid ay matuto sa gawaing mabuti. Alinsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit? Sino po ba tayo noong araw? At ano po tayo ngayon? Paano po ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. Ano ang buhay natin noong araw? Tayo mga basahan lamang. Mga walang kwenta sa harapan ng Diyos. Ngunit ngayon mga kapatid, tayo po ay naturingan na tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil sa ating pagtalima, dahil sa ating pagsunod mga kapatid ko, ito po ang naging bunga. Tayo po ay nagiging sakdal at naging malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat ng Kolosas, 1:21-22. Ito sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatay 21-22. At kayo, ng nakaraang panahon, ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid, buhay, dugo ang pinuunan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo matubos sa kasalanan.
upang tayo maging malinis, maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kasunod noon, mga kapatid, tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Ay noong araw, sabi dito, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay sa mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Bakit? Wala tayong pananampalataya noong araw kasi hindi po natin alam ang tinatawag na pananampalataya. Amen. Ngunit dahil sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo kinasya ng Diyos, tinawag po tayo upang tayo po ay gawing malinis at gawing maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang tao walang pwedeng ipagmamalaki sa ating daglang Diyos. Lahat po tayo makasalanan, lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkakasala. Noong araw, mga walang kwenta, pero ngayon, tayo po ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, naipakita po natin sa pamagitan ng ating magawa na tayo ang totoo na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Dahil sinusunod po natin, ginagawa po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga kapatid natin, kung minsan naranasan po yung mga tinatawag na pag-uusig, mga kapatid, huwag tayo masaktan para may pakita po natin na tayo po ay totoo na lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen. Huwag tayo magkinanakit. Bakit? Dapat pa nga maawa po tayo sa mga taong gayon na hindi tayo naunawaan, hindi tayo maintindihan. Dahil sila, mga kapatid, anumang oras ang buhay pagkinuha ng ating mahal na Panginoon, hindi sila mapuputang langit dahil wala silang pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, papuntang impyerno. Kaya hanggat kaya po natin nagawa ng paraan, hanggat kaya po natin silang palalahanan, gawin po natin ang nararapat na lahat ng paraan upang sila ay may pakita po natin sa kanila na tayo ang totoo na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Ikalawang Korinto 3:16-17. Unang Korinto 3:16-17. Ito sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 3, ang talata 16-17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Amen. Naunawaan po ba natin ito, mga kapatid? Nasabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Templo tayo ng Diyos sa ating mga katawan, nananahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi doon sa mga naglalakihang mga building, hindi sa mga gandang mga sambahan, nananahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi na sa atin mismo, sa ating mga puso, nananahan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi rito sa 17, kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen. Kaya kinakailangan tayo maging banal sapagkat tayo, mga kapatid ko, ay kabahagi sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinisira po natin itong templo nito, kapag sinisira po natin itong katawan nito, sinisira po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya unawain ang bawat isa kung gaano kahalaga na sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kabay ko, tayo po ay sumasalamin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tayo po ang isang magandang halimbawa para matularan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kayong paraan, may papakita po natin na tayo ay nasa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na hindi po tayo nakikitaan na tayo po ay gumagawa ng kamalian, gumagawa ng kasalanan, mga kapatid. Kinakaipakita po natin na lagi po tayong nasa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga mga kapatid, napakabalad po natin sapagkat tayo po ay tinuturo ang mabuti sa gawang mabuti para tayo maging matatag, maging matibay sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos.